Si Julio Perez Silva ay isang serial killer na nagasik ng lagim sa bansang Chile noong 1998 to 2001. Ilang mga kababaihan ang kanyang pinagsamantalahan at pinaslang sa maliit na bayan ng Alto Hospicio. Ang kanyang kaso ay umanig sa bansang Chile at Timog Amerika. Dahilan para siya ay bansagan na The Psychopath from Alto Hospicio. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Julio Perez Silva. Ang Chile ay isang bansa na matatagpuan sa western part ng South America. Ito ang pinakatimog na bansa sa mundo at pinakamalapit sa Antarctica. Ang official na lengguwahe dito ay Espanyol at ang kanilang currency ay tinatawag ding peso, na ayon sa Wikipedia ay na-introduce sa ating bansa noong 1852 sa pangunguna ng Banco Espanyol-Filipino de Isabel II o sa panahon ngayon ay Bank of the Philippine Islands o BPI. Si Julio Perez Silva ay pinanganak noong 1963 sa isang maliit na bayan ng Chile na Puchuncavi na may malawak na baybayin at magagandang dalampasigan. Isang magandang lugar sa pandinig. Ngunit ang ganda ng lugar na ito ay nangunguna sa polusyon gawa ng mga nakatayong factory sa mga baybayin nito. Ang mga factories na ito ay nagdulot ng matinding polusyon sa kapaligiran na naging daan para hindi natuluyang mapakinabangan ng mga mamamayan ang karagatan. Ang pangyayari na ito ay maaari ding mahalin tulad sa tao na kapag nabahira ng kasamaan, maaaring wala nang aasahan pa sa kinabukasan at ito ang nangyari sa buhay ni Julio. Ang kabataan ni Julio ay isang larawan ng karahasan at kapabayaan. Siya ay panglima sa anim na magkakapatid ng kanilang pamilya. Siya ay kilala din sa pangalang Segwa na madalas ay laman ng kalsada kung saan siya ay madalas na maglaro at matulog. Iyon ay dahil sa siya ay madalas na umalis ng kanilang bahay dahil sa palagi ang natatanggap na pangbubugbog ng kanyang lasenggerong ama. Ang ama sa pamilya na Julio din ang pangalan ay isang malaking tao na talagang kinatatakutan. Siya ay isang dakilang lasenggero na kapag narinig na ng kanyang kapamilya na pauwi na, ang mga tao sa bahay ay agad-agad na magsisialisan at babalik na lamang kapag ang dakilang haligi ng tahanan ay maririnig ng naghihilik sa kanyang tulugan. Noong si Julio ay 7 taong gulang pa lamang, siya ay nawala ng malay dahil sa ginawang pangbubugbog ng ama. Ang kanyang ulo ay inuntog sa pader dahil siya ay pumasok sa kwarto ng walang paalam. Ang walang malay na si Julio ay iniwang nakahandusay sa sahig at hindi naka-receive ng tulong at pinabayaan lamang. Ang kanyang kapatid maging ang ina ay walang ginawa para tulungan siya dahil ang mga ito ay naparalisa sa takot sa ginawa ng kanilang ama na kapag siya ay tinulungan, iyon din ang kanilang kahihinatnan. Sa madalas at patuloy na karahasan sa kanilang tahanan, ang magkakapatid ay natutunan na protektahan ang kanilang ina, maging ang depensahan ang kanilang sarili laban sa mga maltratong nakukuha. Ngunit si Julio, bilang isang paslit pa at sa liit ng kanyang kaha, siya ang madalas na nakakatanggap ng regular na pananakit sa ama. Sa kabila ng karahasan sa kanilang pamilya, ayon sa mga kakilala, si Julio ay isang kalmado, tahimik at masipag na bata. Ito ang mga katangian ni Julio na kanyang dadalhin hanggang katandaan. Pero, ito lamang ba talaga? Nang si Julio ay 10 taong gulang, isang pangyayari pa ang dumagdag sa kung ano ang kanyang magiging pananaw sa buhay. Ang bansang Chile ay nakaranas ng isang military dictatorship. Isang general na si Augusto Pinochet ang nanguna ng isang kudeta upang pabagsakin ang nakaupong presidente noon ng Chile. Ilang libong buhay ang nawala sa kudeta na ito na eventually nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at tuluyang naupo sa pwesto. Sa kanyang unang taon ng pagkakaupo, nasa about 130,000 na tao ang naaresto
na ang iba ay hindi na nakita pa ang karanasan sa kanilang tahanan. Kahirapan at ang brutal na rehimen sa Chile ay walang pag-aalinlangang tumatak sa isip ni Julio at humubog sa kanyang magiging pananaw sa buhay. Sa edad na 11, ayon kay Julio, siya ay pinagsamantalahan ng isang older man. Wala siyang pinagsabihan tungkol dito dahil iyon ay isang kahihiyan. Nang siya ay 22 years old, siya ay kinasal kay Monica Sistemas at nagkaroon dito ng dalawang anak na babae. Ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at si Julio ay nakilala ang isang single mother na si Marianela Vergara na mayroong dalawang anak din na babae. Sa kanilang pagsasama, si Julio ay nakilala bilang isang excellent husband. Inalagaan niya ang dalawang mga anak ni Marianela at itinuring na tunay na anak niya. Isa siyang hardworking, walang bisyo at hindi mapanakit taliwas ng kanyang ama. Pero ang kanilang relasyon ay nagtapos din nang nagkaroon ng alegasyon na tinangka niyang pagsamantalahan ang isa sa mga anak ni Marianela. Sa alegasyon na ito, si Julio ay lumisan at tumungo naman sa Iquique kung saan niya nakilala ang single mother na si Nancy Vero na mayroon namang 6 na anak na babae. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang dalawa ay nagsama na at tumungo sa bayan ng Alto Hospicio. Ang Alto Hospicio ay isang bayan na ang populasyon ay nasa around 100,000, kung saan ang northern part ng bayan na ito ay isang napakalawak na disyerto. Ayon sa isang pag-aaral, ang bayan na ito ang pinakahuli sa ranking pagdating sa quality of life sa Chile. Ang lugar ay sobrang init. Idagdag mo pa dyan ang sobrang kahirapan na pagdating sa oportunidad o trabaho ay mahirap talagang makakuha. Pagdating sa bayan, si Julio ay naging isang taxi driver illegally na kanyang pinagkukunan ng kanilang pangailangan ng asawang si Nancy at ng 6 na mga anak nito. Siya ay naging kilala din sa pagiging isang mahusay na manlalaro ng football kung saan isa siya sa napili na mag-present na kanilang city for championship in 1999. Ayon pa sa mga nakasama sa team ni Julio, siya ay tampulan ng tukso dahil sa madalas na papago-bago niyang itsura. Madalas kasi na magpakulay ito ng buhok o di kaya ay ang pagpapahaba ng buhok at balbas nito. Sa kanyang mga teammates, nakikita nila ito bilang isang pag-aalaga ni Julio sa kanyang sarili. Ngunit nang lumabas ang kanyang mga krimen sa publiko, saka lang nila napagtanto ang dahilan sa likod ng pabago-bagong itsura nito. September 15, 1998, isang 17 years old na si Graciela Saravia ang kanyang isinakay sa kanyang taxi. Ayon sa confession ni Julio, nag-offer siya dito ng pera para sa tawag ng laman. Pumayag naman si Graciela na ang totoong intensyon ay para siya ay pagnakawan. Kaya nang ito ay kanyang nalaman, walang awa niya itong pinaslang at iniwan sa beach ang katawan. Ang katawan ni Graciela ay agad din namang natagpuan, ngunit ang ginawang investigasyon dito ay walang gaanong pagsisiyasat. Malapit sa katawan ay naiwan ng isang medalyon na palaging suot ni Julio at mayroon ding ilang mangingisda na nakakita kay Julio nang ipark niya doon ang kanyang sasakyan. Ngunit sa kabila nito, ang mga otoridad ay nag-conclude na ang pagkamatay ni Graciela ay isang risk associated with sex work. Ang pagpaslang na ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Julio na naging dahilan para siya ay maghanap ng mabibiktima pa. Matapos ng isang taon, November 1999, habang siya ay nagdra-drive, siya ay nag-offer ng free ride sa isang 13 years old na si Macarena Sanchez. Hindi na nakarating pa sa school si Macarena at matapos niya itong pagsamantalahan, ang katawan nito ay itinapon niya sa Wanhataya Peak, isang silver mine na more than 220 meters deep. February 2000, 2 beses siyang umatake sa loob lamang ng 1 linggo.
February 21, nang nabiktima niya ang 18 years old na si Sara Gomez at 2 days after ilang nang ang 23 years old na cellphone promoter na si Angelica Lay ang dumanas ng kanyang kasamaan. Ang kanilang katawan ay iniwan niya sa gitna ng disyerto. Ayon kay Julio, si Sara ay hindi niya nagawang pagsamantalahan dahil mas nauna ang kanyang galit dito na magtangka itong tumakas. Isang buwan matapos ng kanyang huling biktima, March 23, isang 14 years old na si Laura Zola ang isa pa sa nadagdag sa kanyang listahan. Ito ay nasundan pa ng mga kabataang nagngangalang Catherine Arce, Patricia Palma, Macarena Montesinos at Viviana Garay. Ang mga kabataan ay kanyang pinagsamantalahan at ang mga katawan ay iniwan sa an official garbage dump sa Wantahaya at disyerto. Sa mga misteryosong pagkawala ng mga kabataan ay walang gaanong atensyon ang naibigay. Bagamat ang pagkawala nila ay nakarating in national coverage at sa kabila ng hinaing ng kanilang mga pamilya, ang kanilang pagkawala ay iniugnay lamang bilang mga runaway cases. Ang Alto Hospicio ay kilala bilang isang napakahirap na bayan, kaya hindi malayo na ang mga kabataan ay tumungo sa ibang lugar tulad ng Peru o Bolivia for a better life. Malaki ang tsansa na sila ay pumasok sa prostitusyon na masasabing isang shortcut para makaahon sa kahirapan. Kaya maaaring ang mga ito ang dahilan sa likod ng kanilang misteryosong pagkawala. Sa pagkawala ng mga kabataan na ito, ang kanilang mga kamag-anak ay humingi na ng tulong noong una pa lamang. Ngunit ang naging treatment sa ginawa nilang sumbong ay hindi gaanong pinakinggan. Naayon nga sa isang pamilya ng biktima, hindi sineryoso ng mga otoridad ang kanilang report dahil ang kanilang pamilya ay mahirap at walang kaayusan. Nakatulong din na si Julio ay paiba-iba ng itsura. Kung inyong matatandaan, si Julio ay nakita ng kanyang mga teammates na palaging nagbabago ng kanyang itsura. Ang dahilan pala sa pagbabago ng itsura na ito ay dahil para maiwasan niya na may makakilala sa kanya o magkaroon ng witness. Kaya pagkatapos ng kanyang krimen, siya ay mag-change look para ang pagkawala ng mga kabataan ay ma-overlook. Ito ang dahilan kung kaya si Julio ay walang takot at mas naging madalas ang mga ginawang pananamantala at pagpaslang. Pero ito ay nagbago nang mabiktima niya ang 15 years old na si Viviana Garay. Sa pagkawala ni Viviana, ang ama nito na si Orlando Garay ay nagsimulang gumawa ng kanyang sariling investigasyon. Binenta niya ang kanyang bangka at nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga naunang nabiktima ni Julio. Sa kanilang pagsasama, ay sinimula nilang hanapin ang kanilang mga nawawalang anak. July 18, 2000, isang bag at damit na pagmamay-ari ni Viviana ang nakita sa isang unofficial rubbish dump. Sa parehong araw din, ay nakita ang isang backpack na pagmamay-ari naman ni Catherine na nakita naman sa isa ding tambaka ng basurahan. 2 days later, isang underwear na pagmamay-ari ni Patricia ang nakita sa isang ravine. Sa mga discovery na ito, malinaw pa sa sikat ng araw na may isang serial killer sa kanilang lugar. Kaya sa pagkakataon na ito, ang mga otoridad sa reklamo ng pagkawala ng mga kabataan ay napilitang magseryoso. Sa mga pangyayari na ito, si Julio ay nagsimulang maglaylo. Hindi muna siya umatake at matapos lamang ng 9 na buwan, April 17, 2001, isang 16 years old na itago na lang natin sa pangalang Maritza ang kanyang pinagsamantalahan. Sa pagkakataon din na ito ay hindi niya ito pinaslang kung kaya si Maritza ay nagawang makatakas. Ang pamilya nito ay dinala siya sa ospital kung saan ay kinuhanan siya ng semen sample ng salarin. Hindi alam ni Maritza ang itsura ng salarin dahil sa kadiliman, ngunit nang tuluyang naaresto si Julio ilang buwan matapos mangyari ito, ang kanyang boses ay na-recognize ni Maritza. At syempre,
Nariyan din ang DNA sample na nakuha kay Maritza na nagmatch sa kanya. October 2001, isang babae ang nakita ng isang traveler na duguan at halos wala ng saplot na humihingi ng tulong sa isang daan. Ang babae na si Barbara Nunes, 13 years old, ay hinintuan ng isang traveler at sinabi niya dito na siya ay pinagsamantalahan at itinapon sa isang butas ng minahan. Agad siyang dinala ng traveler sa ospital kung saan si Barbara ay agad na nalunasan at doon niya din sinabi ang nangyari sa kanya. Ayon kay Barbara, ang salarin ay may white car na ginagamit bilang taxi. Nasa harap ng sasakyan ay may bananas in pajamas na nakasabit. Ang salarin ay nag-offer sa kanya na ihahatid siya sa kanyang school, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe ay napansin niya na iba na ang tinatahak nitong daan. Ang salarin ay dinala siya sa Wantahaya at doon ay pinagsamantalahan. Matapos nun ay pinaluhod siya ng salarin sa harap ng butas ng minahan at sinabi nito na siya ang nasa likod ng mga pagpaslang sa Alto Hospicio. Maya-maya pa, ang salarin ay kumuha ng bato at saka ipinukpok sa kanyang ulo hanggang sa akala nito ay wala na siyang buhay. At saka itinulak sa loob ng butas ng minahan bago ito tuluyang umalis. Swerte na kung swerte na hindi dumiretso si Barbara sa loob ng butas at sa gilid lamang nito bumagsak at nang siya ay magising, wala na doon ang salarin. Bagamat hirap man, dahil sa kanyang tinamong sugat, ay nagawang makalakad papunta sa main road ni Barbara kung saan siya nakita ng traveler. Ang doktor na umaten kay Barbara ay tumawag sa mga pulis at sa description at impormasyon na nakuha kay Barbara, ang mga otoridad ay agad na na-identify ang salarin na si Julio Perez Silva. At kinabukasan din ay agad siyang inaresto. Sa pagka-aresto ni Julio, wala nang patumpik-tumpik pa. Siya ay umamin na siya ang pumaslang sa mga kabataan. Sa kanyang kooperasyon ay itinuro niya kung saan matatagpuan ang mga katawan ng mga biktima. Sa kanyang mga krimen, iisa ang kanyang way of killing. At ito ay ang ilang beses na pagpukpok sa ulo ng mga biktima hanggang sa tuluyang malagutan ang mga ito ng hininga. Ang karahasan na kanyang nakuha noong kabataan, higit lalo ang paguntog ng kanyang ama sa kanyang ulo, ang kanyang mismong paraan para paslangin ang mga kabataan. Sa pagkahuli kay Julio, 5 biktima pa ang dumagdag sa listahan ng kanyang mga biktima na kanya ding inamin kung saan ang bilang ng kanyang mga napaslang ay nagtotal sa 14. Mayroon pang 5 disappearances na pasok sa pagitan ng mga tao ng kanyang pagpaslang, ngunit ayon sa kanya, wala na doon siyang kinalaman. February 26, 2004, si Julio na noon ay 40 years old ay nasentensyahan ng life in prison without parole para sa 40 na mga kababaihan at attempted murders sa 2 mga nakaligtas. Bago ang kanyang sentensya, January 18, 2004, si Julio ay nagtangkang magpakamatay. Sa ginawa niya na ito, para maiwasan na ito ay maulit, siya ay under surveillance sa bilangguan. Siya ay binigyan din ng therapy para hindi na siya umulit pa na mag-suicide. Meron siya mga pusa na kanya inaalagaan, nakakapanood ng DVD at nagkakaraoke pa. Kapag siya ay in the mood, siya ay naglalaro ng ball games kasama ng kanyang mga guards. At minsan din ay gumagawa ng figurines ng kanyang mga bantay. Ang lahat ng ito ay para hindi na niya maisipan pa na kitlin ang kanyang buhay. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po